Sa Pure Foods franchise, kilala nga naman si James Yap bilang clutch shooter hanggang ngayon. Since nung na-trade ito, wala nang pumalit sa kanyang pwesto na nakakagawa lagi ng clutch baskets. Pero alam niyo ba mga quiz, na may isang player pang mula din sa Pure Foods franchise na isang clutch player din bago pa man si James Yap madiskubre. Si Noy Castillo ang tinutukoy ko, magaling na tirador pero hindi nga lang nagtagal sa PBA. Tara mga quiz, ating kumustahin at ating alamin kung ano na ang buhay niya ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Tito Noy Castillo ay isa kong Phil-Am, pinanganak sa Kentucky, United States. Walang may alam na siya pala ay may talento sa pagbabasketball. Siya ay nag-high school sa Indiana-based New Albany at siya ho ang isa sa mga leading scorers ng buong eskwelahan. Hanggang sa natapos niyang pag-aaral sa New Albany, siya ay tinanghal na Hall of Famer sa eskwelahan kasama ng iba pang schoolmates. 1993 hanggang 1997, siya ay nag-aral naman sa Citadel College at siya ang all-time leader sa 3-point field, pang-siyam sa FG percentage, pang-sampo sa free throw percentage at pang-sampo sa assist. Sa team niya, binibigyan siya ng maraming playing time kaya nabubuhos niya ang skills dito pa lang sa kolehiyo. In 1998, sinubukan niyang tumungo sa Pilipinas para magpa-draft at ang San Miguel ay nabighani sa kanyang shooting prowess kaya pinili nila ito second overall pick. E kaso sa mismong araw ng draft, na-trade siya sa Shell kapalit sila kay Daniel Deponso. Ang trade na ito ay naging isa sa pinaka-controversial at marami ang nagulat. Marami ang nagsasabi na pinagplanuhan na ito ng San Miguel at may money involved. Bali, kinuha lang daw nila si Castillo para gawing trade asset kasi alam nyo rin ba mga kuis na nung time bago ang drafting, ang isang NBA team ay nag-offer sa kanya ng napakalaking sahod kada buwan para sumama sa Pangasinan team. Pero dahil sa napakalaking offer din ng San Miguel sa kanya, biglang tinanggihan ni Lakay ang Pangasinan offer. So ang San Miguel at Shell ay pinagplanuhan na pala si Lakay at para din hindi siya lumipat ng liga. Kumbaga, napagkasunduan na nila yan bago ang drafting kaya ang trade issue ay umalingaw-ngaw at matagal silang nakamove on. Dito sa Shell, naging maayos naman ang kanyang role bilang shooter na point guard kasi ang Shell ay kailangan din ng isang balancing roster. Meron naman silang tower of power pero wala masyadong consistent shooter. Kaya si Noy Castillo ang naisip nilang idagdag at syempre, nakapagtala din ng ilang championships dito. Pero year 2000, agad siyang na-trade sa Pure Foods at ito talaga ang team na humawak sa kanya ng almost 9 years. At sa taong ito, nagsimula ang kanyang prime days. 2001 siya ang most improved player at napabilang pa sa mythical second team. Sa tulong ng kanyang mga clutch shots at dedikasyon, nakakuha siya ng first title dito sa Pure Foods in 2002. Dahil sa kanyang mahusay na pinakita, tinawag siyang Golden Boy. Ang pangako niya sa sarili ay tinupad niya ng buong buo na makapag-champion at maging isang finest shooter. 2006, siya ay naging key player ng Pure Foods lalo na nung na-shoot niya ang clutch shot laban sa Red Bull. Bilang resulta, nakakuha ulit ng title ang Pure Foods. Para lang alalahanin, siya ay 4-time PBA champion, 3-time PBA All-Star at miyembro ng national team kasama si Rodney Santos at Andy Siegel. Naging maganda ang peak ng kanyang career kasi may title siyang naitatala. Sayang lang dahil napilitan siyang magretiro dahil sa kanyang injuries, medyo malala kasi at kailangan ng napakahabang panahon para gumaling. Ang player na nakapagbigay ng 2 title sa Shell at 2 din sa Pure Foods. Isipin niyo mga kuis, 10 years lang ang career niya pero may 4 na titles. Mas nauna pa nga siya mag-champion kaysa kay Lakay. Ibang klase ang reflexes sa 3-point shooting at free throw. Talagang high socks ang datingan. Pero bagay naman sa kanyang mahabang medyas, di ba? Ang astig pa ng buhok niya, hindi nagugulo. Tsaka sabi ng announcer, kamukha daw ni Edo Manzano eh. Kung hindi dahil sa injuries, siguradong mas hahaba pa ang career niya sa PBA or sa alinmang professional leagues. Ang isang ability bilang clutch player ay hindi laging dumadating sa PBA. Sayang talaga si Noy, malayo pang mararating niyan sa PBA. Pero hindi bali na, tumatak naman bilang one of the greatest players ng Pure Foods franchise. Teka, nasaan at ano na nga ba ngayon si Noy Castillo? Siya ho ay nasa US kasama ng kanyang pamilya at alam niyo ba mga kuis, na siya ang CEO ng isang kumpanya.
ang Brand 40 Incorporation. Gumagawa sila ng mga magagandang jersey sa buong mundo. Halos lahat ng bansa nagpapagawa sa kanila. Isang world-class uniforms na patok. Perfect ang negosyo para sa kanya na isang former basketball player din. Ang negosyo ng pamilya niya ay nasa New Albany, Indiana. Hanggang ngayon, ito ay nasa full operation sa paggawa ng may kalidad at well-designed jerseys. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para po sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Leon Grig Marta, Noel Abrera, Teodilan Dingin, Michael D, All Black NZ, Lorena Bicolana, Adman De Guzman, Romel Bartolo, Heidi Lanoy, Papa Jams TV, Ayumi's Kitchen, Barok TV Vlog, Katuwaan Vlog, Serbo, Liang Wei Chutan, Mark Royce Mapalo, John Rick Ibanez, Jerry Curias at Kai, Rodante Broqueza.